Maya Payaldo, kaya kayungan. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa imo na tanan. Sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao nakakusina. Maya Pawaras po kaya kayungan. Ang gagawin natin ngayon ay ang pochero. Paborito ng mga Pinoy na hindi lang dito sa Pilipinas, kundi Pinoy na nasa ibang bansa pa. Ang mga ingredients na gagamitin natin ay ang manok. Kung ayaw po ninyo ng manok, maaari kayong gumamit ng baka, baboy, pork, o kaya dalag. Pero dito ngayon, gagamit tayo ng chicken. Meron po siyang mga gulay, may bawang, sibuyas, kamatis, may garabanso, sauce po, tomato sauce, no, para pampakulay, saging pa. Pipirituin po natin ang ating saging at saka itong ating patatas, no? Ang patatas po ay pwedeng hiwain natin. Kung anong gusto natin pong sizes, no? We'll start with frying muna. Mamimirito muna tayo, no? And then, maglalagay na tayo ng at mainit na yung kawali. Maglalagay na tayo ng mga potatoes, mga patatas natin. At yung ating saging, no, yung banana, saba. I-brown natin sila. Ilaw ko lang yung ating ano, kawali. Yan. Maaring isabay na natin ang ating chicken. Hanggang medyo mag-brown sila. Ito pong recipe natin ay simplified na pochero, ano? Habang pinipirito po natin ang ating chicken at patatas at saging, magigisa na po tayo ng ating bawang sibuyas, no? Hindihan ko muna itong talang. Yung ating bawang. Ang makalumang uso po, ang unang bawang, pero modern ngayon, sibuyas na linalagay. Ang iba naman, sinasabay nila yung dalawa. Pero tayo po, dahil makaluma tayo, inuna ko po yung bawang. Lalagay ko na po ang ating sibuyas. Parang yung sa bahay kubo, sibuyas, kamatis. Maglalagay po tayo ng patis o kaya asin kung anong gusto po natin. Ilalagay na po natin yung ating mga pinirito. Yung ating chicken. At saka yung ating saging na saba, patatas. Maaari po natin lagyan ng konting
tomato paste o tomato sauce para may kulay. Konting water. Takpan muna natin po siya at maghintay tayo ng 2 to 3 minutes bago tayo maglalagay pa ng ibang mga ingredients. Ito po, may 2 o 3 minuto na. Titignan ko kung malambot na yung ating chicken. Malambot na po siya. So, maglalagay na tayo ng remaining ingredients. Ito po yung ano, yung ating sili, no? Sweet pepper. Tapos ang ating gulay. Cabbage. Kung may string beans ka, kung anong gusto mong ilagay ng gulay po dito, maglalagay pa kayo. Tsaka po itong ating pechay na local. Galing lang po ito sa garden. Tatakpan ko po siya at saka tayo maghintay ng another 2 minutes. Huwag po masyadong luto yung gulay para malutong-lutong, ano. Maglalagay na po tayo ngayon ng ating garbanzos, no. Kanina, hindi ko po nabanggit na kung sakali gusto ninyong maglagay ng chorizo de Bilbao, maglalagay po kayo dito. So, luto na po siya. Lagyan po natin ng konting pepper. To taste lang naman po. Tsaka ninyo adjust sa taste ninyo kung kulang ang asin o whatever ang kailangan nyo. Yun po, ang ilalagay na lang. At tsaka na natin siya iserve. Well, mga kakusina, ito na ang ating pochero. Tikman nyo, niluto natin from my kitchen to yours.